bagyo, baha, pabago-bagong klima, El Nino o di naman kaya El Nina, landslide, pollution sa tubig, pollution sa hangin. Ilan lamang ito sa isyong kinakaharap ng ating bansa. Sino nga ba dapat ang sisihin? Ang mga ito ay bunga ng malaking kapabayaan ng mga tao sa ating kapaligiran at kalikasan. Tao ang nakikinabang sa kalikasan, ngunit tao rin ang sumisira nito. Hahayaan mo bang ito'y magpatuloy? Hihintayin mo pa bang makaranas ng dilobyo bago matuto? Ikaw, bilang isang karaniwang tao, ano ang magagawa mo upang pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan? Ako po'y karaniwang tao lamang, kayod kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan. Di ko kabisado yung siyensya, ako'y nalilito sa maraming salita. Alam ko lang na itong planeta'y walang kapalit at dapat ingatan kapag nasira, sino ang kawawa. Karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak iisang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Karaniwang bagay ay di pansin kapag naipon ay nagiging suliranin. Konting basura ngayon'y bundok, kotseng sira ay umuusok, sabong panlabay pumapatay sa ilog. May lason nga galing sa industriya, ibinubuga ng mga pabrika. Ngunit di lamang higante ang nagkakalat ng dumi, may kinalaman din ang tulad natin. Karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak iisang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Hindi pa huli ang lahat. Tayo nagkumilos at magkaisa upang problema'y masolusyonan. Maging responsable at disiplinadong mamamayan. Itapon ang basura sa tamang kalalagyan. Linisin ang kapaligiran. Iwasan ang pagtutroso at pagkakainin. Reduce, reuse, recycle. Marami pang pwedeng gawin upang pangalagaan ang kalikasan. Sama-sama nating baguhin ang ating kapaligiran. Karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, karaniwang tao, saan ka tatakbo kapag nawasak iisang mundo? Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? Kaya't kabataan, tayo na't baguhin ang ating kapaligiran.